Okay, edit na ako pero may nakalimutan ako sabihin na gusto ko lang. Good morning. Hope you're doing well today. Welcome back to the channel. Isa sa mga pinakamahirap gawin bilang individual ay magsimula. Magsimula kung ano yung gusto mong gawin talaga para sa sarili mo. Kasi marami sa atin nagtatanong yan hanggang ngayon. Mismo ako, nahihirapan ako magsimula. Itong vlog life na to, napakahirap simulan nito kasi hindi talaga ako sanay. Pero unti-unti ko niyayakap to. At unti-unti ko rin siya nagugustuhan. And hopefully, huwag masyadong paingay yung aso ng kapitbahay. So for the past few months, past few days, sobrang demotivated ako gumawa ng mga ganitong klaseng video. Dahil hindi ko alam sasabihin ko. So, paano nga ba magsimula? Maraming sabing madali yan eh. Dali lang. Napakadali. Pero totoo hindi. Mahirap na ang nakapag-utak mo kalaban. Lalo na kapag wala ka pang sisimulan, mahirap talaga magsimula. Pwede guys, totoo. Pinaka-importante, ang tumayo. Marami sa atin, nahihirapan talagang gawin yung gusto natin. Kasi ito lang yung meron ako, kasi ito lang yung ganito ko. Alam mo kung ano mangyayari sa'yo? Magaya ka sa akin. 35 na ako. Marami pa rin ako hindi nagagawa. Ang dami mong oras para gawin at simulan yung gusto mong gawin. Simulan mo lang siya sa maliliit na bagay. Kasi hindi mo pwede siyang simulan sa malaki kagad eh. Mag-focus ka lang kung saan magaling. Kung saan ka masaya, huwag ka lang mag-focus. Ang importante, nag-grow ka. Ang importante, nagiging ka ng experience. Ang importante, sumasaya ka. At hindi mo dapat isipin kung anong iniisip na ibang tao. Alam mo kung bakit? Kasi mapoprostrate ka. Balik ka sa basic. Balik tayo sa basic. No? Nung baby pa tayo, hindi tayo marunong lumakad. Lahat tayo, nag-i-start sa basic. So, going back na sa sinasabi ko, basic lang. Mga basic na bagay na kailangan mong katutunan. Like, pagmamotivate ng sarili, sa simpleng pagsisimula ng gawaing bahay sa umaga, habang nag-iisip kung ano ang gagawin mo maghapon. Makakatulong din ang pagsusulat. Kahit na pang kilay ng girlfriend na yan. Pero malaking tulong. Pagsusulat ng mga gagawin mo sa buong araw. At higit sa lahat, ang drive sa constant learning, ang drive mo to accept failures and rejection. Sa edad na 35 years old, yan lang naman ang sa aking secret. And tinitignan ko kung saan ako dadalhin itong mga bagay nito. Ay natutuwa ako dahil okay naman yung kinalalagyan ko sa ngayon. Short story, hindi ako natural na matalino. Hindi rin ako pogi. Pero sabi ng nanay ko, cute daw ako. Pero nung college ako, ang lagi kong ginagawa sa sarili ko ay ginagamit ko yung isang oras, isang araw para matuto ng isang bagay. Nung kolehiyo ako, hindi ako magaling mag-program. Umiiyak ako sa tapat ng computer shop para lang makabuo ng isang program. Hindi ko siya mag-gets. Eh, ang mga time na yun, wala akong computer eh. Nakikidibs lang ako ng computer sa mga tropa-tropa nun eh. Dahil wala talaga akong computer na. Part ng baon ko, iniipon ko mga 10 piso, gano'n. Hanggang sa nakaipon ako ng 100 pesos ata, enough 4 hours. Nagawa ko yung programming, no? Burnin ko yung limit ko, pinilit ko yung sarili ko, maaintindihan yung isang block ng code na yun. Alam mo nangyari sa akin? Graduate ako na may daladalang Best Thesis Award sa aming university. At pinagtrabahoan ko yon kasama ng mga thesis mate ko na si Paolo, si Jimville at si Friend ng 4 na taon. Araw-araw ako nag-aaral ng programming para matuto ng 1 hour a day. So yun, hindi ako graduate with honors pero nakuha namin as a team yung Best Thesis Award sa school. Moral lesson, mahirap magsimula, nararamdaman kita. Kahit ako rin eh. Itong vlogging life na ito, hindi naman ako sanay. Pero man, walang mangyayari sa'yo kung hindi ka kikilos. Kailangan mo tumayo dyan. Kailangan mong gawin yung gusto mong gawin. Magsimula ka, kahit konti. At isipin mo yung sarili mo. Tignan mo yung sarili mo 5 years mula ngayon. Kung wala kang gagawin mula ngayon, ibang taon, nasaan ka na? Versus kung may gagawin ka 1 hour a day para sa sarili mo, para matuto ng isang bagay. Sa tingin ko, napakalaya ng mararating mo. Kasi darating ka sa point na tulad ko, man, hindi na ako natutulog. At sa sobrang palumpalo mo, kakausapin mo na yung mga tao sa interest mo at maaaling na sila sa'yo at maghahanap ka na ng katulad mo. Pero kung nasa mundo ka nang walang makaintindi sa'yo, weirdo ka. Pero okay lang yan. Etong channel ko na to, pinapalago mo to. Alam mo kung bakit? Ang sarap gumawa ng videos. Ang sarap panoorin kung ano yung mga nagagawa mo. Your responsibility is to please yourself, to nurture yourself, to fertilize yourself, to be better than who you are from yesterday. That's your challenge. Mas okay talaga kung magpo-focus ka, kung saan ka gagaling. So, bakit ako nag-YouTube? From being a drummer, a musician, to
tong sa mundo ng YouTube. Well, first, ito yung diary ko eh. Ito yung magiging diary ko eh. Niyayakap ko na yung vlogging pa konti-konti. Natutuwa na ako sa kanya. Dati conscious ako eh. Pero ngayon, wala na. Wala na akong paki. Ang pinakamahirap na challenge dyan yung family mo eh. Kasi magmumuha kang timang kapag nagbablog ka sa harap nila. Pero, kinain ko yun. Yeah! Kasi gusto ko siyang gawin eh. Gusto ko siyang gawin ako. So, kung lalaki ka man o babae ka, kaya nga man. So yun lang guys, please don't forget to subscribe to this channel, hit that like button, comment down below, and also click that bell notification icon para ma-notify ka sa mga upload ko. Have a good one, have a nice day, good night, good morning, goodbye! Mag-edit na ako pero may nakalimutan ako sabihin na gusto ko lang malaman ninyo na huwag kang matakot madapa ng madapa kasi habang nadadapa ka, nagsisimula ka na sa experience, hindi na sa wala. Alright? Bye!